Isa sa mga bagay na lagi kong ginagawa dito sa pag-post sa YouTube ay ang pag-vlog. Or so I called in my own term. Vlogginings. Maraming beses na kasi dati na grabe ang buhos ko sa pag-effort sa paggawa ng script, plano at iba pang mga gagawin para sa video. And suddenly, lahat ng yon naglaho na. Bigla na lang akong tinamad na wala ng gana. Inasa ko na lang sa kung anong kakayanan ko para mapaganda ang vlog nang walang kinakailangang script. Pero lahat lang yun ay magbabago. So napaisip na lang din ako, paano kaya kung ibalik ko tong gawain kong to? So today's video is a bit different kasi may gusto lang ako pag-usapan sa isang bagay na personal na naranasan ko noon pa. Isa sa mga common condition na karamihan na hindi to pinag-uusapan. Pero hear me out guys, hindi ako doctor or psychiatrist. At hindi pa ako nakakuha ng legit ng diagnosis about sa ADHD. Pero correct me na lang sa comment section if I'm wrong. Pero may mga bagay ako na nahalata, especially laging nababother utak ko kakaisip dito. Like palagi ako minaramdaman pag tuwing nag-iisip ako, o kaya habang kumikilos. Napapansin ko minsan yung mga senyales kapag tuwing nahihirapan ako mag-focus. Madaling maguluhan at palagi na lang ako naguguluhan. So nagsimula ako mag-research tungkol sa ADHD. At habang mas natututuhan ko to, mas napapansin ko mga bagay na naalata ko din sa sarili ko. Ulit ko mga kaibigan, hindi pa ako nakakuha ng legit ng diagnosis about dito sa ADHD. Pero ano nga ba ang ADHD? Ano din ba ang mga properties na ito? Bago natin simulan to, honorable mention. Gusto ko lang sabihin dito sa video na to na this is all about my experience and journey. And if may napansin kang may ADHD ka or any other medical condition na makakarelate ka dito sa video na to, please, kumonsulta kayo sa legit na ekspertong medical para sa mas tamang diagnosis. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. Ngayon, meron dalawang klase ng ADHD, inattentive and hyperactive type. And apparently, di ko alam sa dalawa kung saan ako dyan. Isa sa mga halimbawa, sa inattentive type, may mga parang nahihirapan mag-focus sa ginagawa. Sobrang magulo lagi sa lahat. Like, example, magulo mga gamit sa kwarto, magulo ang time management, magulo ang isip pag nasan mang bagay, parang lumulutang pa. Tinatamad magbasa, pagka wala ng focus sa oras or unaware kung ilang oras na ang lumipas. Tsaka isa din sa mga halimbawa din sa inattentive type, hindi masyadong impulsive or parang iniisip muna yung mga bagay na bago ito gawin. Tapos lagi nakakalimutan ko saan nalalapag yung mga gamit. Parang ako, especially lagi ko nakakalimutan ko saan ko nalalapag damit ko. Kasi lagi pa namang mainit dito sa bahay eh. Hindi lang sa mga bagay na yun kundi marami pang iba. At sa hyperactive type slash impulsive naman, may pagkakulit. I mean, as in kulit, parang bulating inasinan. I mean, nasa pangalan na siya ng type eh. At katulad din siya ng inattentive type. Ang pinagkaiba nga lang, may konting problema din to sa focus or madaling madistract sa maraming bagay. Tipong maikli lang kayang mabigay na attention at madaling mabore. Yoko na. At maraming impulsive moments. Kung saan, kumikilos or ginagawa niya agad yung mga bagay na inisip niya. Like, nagkakwento ako, tapos nasa magandang part na, tapos biglang puputulin niya, parang boang. Gagi nga boy, yung pinakamalapit nga dito nang tumalon ako kanina sa building. Anong nangyari? Gagi ka boy, kanina nga tumalon din ako kanina sa building dun sa kabila eh. Ngayon, isa lang yun sa mga basic properties ng mga ADHD. Ngayon, panigurado, karamihan na naman sa inyo, nakarelate doon, pero syempre ako rin, pero yun nga. Ngayon, pagdating naman sa akin, halo-halo sila. Tulad ng mga common na kinikilos ko na tulad ng mga neto. Nakakala ko normal lang, pero ito yung isang mga signs na may mga tao may ADHD. Katuloy na, kapag naglalakad ako, di ko maiwasan na ito yung nakakita ko ng dahon. Pipilasin ko, tas punit. Wait, pares lang ba yun? Tas pag maglalakad, sobra kong iniiwasin yung linya sa sahig o kaya sa tiles. Tapos lagi ako nagbibilang ng 1-2-1-2 habang naglalakad. 1-2? Ako lang ba? Sobrang daming tabs sa computer. Yung tipong sasabong na RAM mo sa dami ng tabs mo. Yes, sign of ADHD daw pala yun. Nakadikit yung kamay ko sa anumang bawi habang naglalakad. Binabalansi ko yung sarili ko sa mga ganyan. May stickman na kamay ako pinapatakbo. Sinisipa yung bato habang naglalakad. Tumatalon sa gulong. And dito talaga sa mga nagagawa ko din is yung tinatawag na postural sway. And the list goes on. So, kita
nyo naman, halos lahat ng napapansin ko is talagang binabother ako ng utak ko. At ito guys, isa sa talagang number one na pinakayo ko nagagawa ng utak ko. Nasa tuwing nakakausap ko sarili ko, lalo na sa mga kabado moments. Pag sa tuwing kinakausap ako ng kahit sino, like sa interview, out of nowhere, sinasabihan ako ng utak ko na mabablanko ka. Tapos biglang mabablanko talaga agad ako. Worst fear na lagi kong naranasan, pero ginagawa ko best ko para maiwasan to. Pero syempre, besides sa mga ganyan kong makakaranasan, meron din mga crisis ng mga taong may ADHD. Kasi hindi naman tungkol sa hamon ng buhay at problema ang may ADHD. Kasi syempre, meron ding masaya at positibong bahagi ito. Tulad ng una, pagiging creativity. Ang mga may ADHD, kadalasang may hindi ka panipaniwalang malalawak na imagination. Magaling din sila mag-brainstorming. Maaari sila makabuo ng makabagong idea na hindi pa naiisip ng mga iba. Energetic. Sila ay maaaring maging sobrang sigla na nangangulugan na pagkakaroon ng maraming energy sa tagal ng oras. Hataw na hataw kumbaga. Passion. Kapag sila ay namomotivate patungkol sa isang bagay, pinupursu nila ito ng may matinding sikap at dedikasyon. Multitaskers. Magaling sila magsama-sama ng maraming gawain at maaaring maging highly productive kapag interesado sila sa kanilang gustong gawin o ginagawa. At panghuli, sense of humor. In which lahat ng mga nilagay at pinagsasabi ko dyan is ako. Promise. And so ayan, my journey with possible ADHD guys. So hindi ko pa man mabigay ng lubusan ng mga sagot at detalye patungkol doon pero sinashare ko to sa inyo kasi I believe that openness and awareness can be powerful too. Bago kaya itong video na to, remember that ADHD is more simply a collection of challenges. It is also a set of superpowers. Ride the waves of creation and go head along into your interest. Enjoy, celebrate, and laugh your way through ADHD roller coaster. A thriving community is rooting for you. So keep rocking your energy, being amazing, and spreading positive vibes. Kaya mo yan.